Hello guys, ito po naman po si Official Vlog para po andito naman po to sa inyong harapan para po magturo po ng tuwing diyan para po sa mga beginners, ng mga technician or mga electrician. Ngayon po nandito po ngayon, ituturo ko po ang topic ko po ngayon yung paano po natin titestingan ang isang capacitor. Ito po yung isang uri po ito ng mga semiconductor like capacitor, transistor, resistor and diode. Isa po ito sa magiging parts po yung pag gumawa po ang yun po mga including po yung mga integrated circuit kagaya nung yung kinakabit po natin sa mga component binubuo po yung mga transistor, capacitor, resistor at saka po itong mga diode. Yan po ang laman po ng IC, integrated circuit. Ngayon po yan po trivial lang po yun. Ngayon po titig po nang po sa inyo kung paano po tayo magtesting ng electrolytic capacitor. Let's start na po. Ngayon ang gagawin niyo po. Bago mo niyo po testingin yan, pictorial po itong pinakita ko, so hindi po actual kasi wala pang actual ninyong likod. I-short niyo po ito para ma-reduce kasi may store of voltage po ang capacitor. Baka po makakiliti ka ng konti pag nag-direct kayo mag-testing sa isang tester na hindi niyo i-discharge. Dapat po naka-discharge yan ha. At itinin niya pong mabuti, may polarity po pag electrolytic. Meron po yung may mga negative sign or positive sign. Pero kung wala po naman ng sign yan, tinayin nyo po sa actual, mahaba po yung positive at maiksi yung negative. Okay po? Ito pong mga kapasot na nasirami dito, mylar, wala po yung polarity. Yan po ay maganyan. Walang polarity po yan. Ang mayroon pong mga polarity, mga electrolytic. Okay guys, tuturo ko po ulit yan bago nyo kayo mag-conduct ng testing. Isoshort po ninyo para mag-reduce yung voltage. Okay? At itong selector po, dito yun, dito yung sheet sa may value na resistance or dito sa pag magbabaser sa parang sa simbol ng diode. Pag tinesting tapos sa kanya po, ititesting nyo ito. Ang pagtitesting po pula ng capacitor na mabilis, kailangan po kung ang gagamitin nyo po ay analog, kailangan po ang pipitik yung karayom may saglit lang, tapos saglit lang tina, mabilis po yan, saglit na pipitik saka saglit lang na babalik. Ibig sabihin, okay po yung capacitor mo. Pero once na tinesting nyo na po yan, naka-forward na po kayo, positive, negative, ganyan. Ito po yung positive, kulay pula at saka yung negative. Pag tinesting nyo po nyo na wala man lang siyang palo, ibig sabihin, open po yung capacitor nyo, hindi na pwedeng gamitin. Okay po? Tapos pag tinesting nyo po naman na yung needle o yung analog na needle ay nasa gitna at hindi na bumalik, leaky na po, leakage na po yung leaky na po yung capacitor. Pwede pong ilang lang masisira na rin po yan pag titesting yan. Okay po. Kung halimbawa na tinesting niya po naman naka-forward kayo na yung needle o yung ng tester ay hindi na bumalik, nandun lang sa zero, shorted po yung inyong capacitor. Okay guys, sana po may natutuhan na magulong video ito ni Official Vlog. Sana po nasundan ninyo kung paano po mag-testing. Pero sa nagagawin nyo po, inuulit ko, isu-short po rin nyo para ma-reduce yung store voltage niyan sa capacitor. Okay po? Second, tsaka nyo na po magkakanda kayo ng testing. At yung resistor, yung selector po, ilalagay nyo po sa resistance. Ha? Yan po ang pinaka-importante yung sa voltage. Kasi sa voltage, masisira naman yung ating tester. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kung paano mag-testing ng capacitor. Bye-bye! Good luck po!